Masyo is back at ngayon gagawa naman tayo ng easy vegan banana muffin, okay? So, na-inspire tayong gawin ito kahit lunes na lunes, di ba? Usually weekend tayo nagbe-bake. Kasi, ang bilis mabulok ng mga saging sa sobrang init. So, meron tayo ditong minash na anim na maliliit na saging mga ganito kalaki. So, depende rin kasi kung gano'ng kalaki yung saging nyo eh. So, estimate natin mga 1 1/2 cup of saging na na-mash. So, ito nandito siya. And then, lalagyan natin siya ng rapeseed oil. So, ito yung kapalit nung ating butters. Wala tayong butter. Lagay tayo ng 1/4 na rapeseed. At saka, maglalagay tayo ng 1 cup ng sugar. So, gagawin lang natin is imimix lang natin siya dito until creamy. And once na-mix na natin ito, mag-move naman tayo dun sa ating dry ingredients. Harapan naman natin yung ating 2 cups of flour, 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of baking soda. So, mix lang natin sila ng ganito. Okay? And then afterwards, ihahalo na natin itong dry, wet ingredients dito sa ating dry ingredients. Okay? So, mix-mix lang tayong ganito. Okay. So, careful lang tayo sa pag-mix. Huwag natin siya i-overmix kasi pag masyado siyang na-overmix, magiging matigas yung batter. So, just make sure lang na ma-incorporate lahat hanggang wala na yung mga white-white galing dito sa ating flour. Butter natin. So, lagay lang natin siya dito sa ating greenies na tin can. So, dahil vegan to, make sure na ang nilagay natin dito is yung rapeseed oil din, ha? Baka mamaya nilagyan nyo ng butter. Wala din. Okay. So, punuin lang natin tong ating mga muffin. Siguro at least mga 2 tablespoons siguro or yung hindi naman siya masyadong pumuputok. Okay, so pans okay na siya. Halimbawa na puno na natin itong ating mga muffin na nalalagyan. Tatop lang natin siya ng konting, ay, ang dami. Sabi ko konti lang. But anyway, yung konti lang na cinnamon powder. Kasi hindi nagagamit yung cinnamon. Pa't magamit naman siya, di ba? Tsaka para medyo may konting flavor yung ating bun, vegan banana kamerot. Okay? So, tapusin ko lang. Wala. Duda ako sa dami ng cinnamon na nilagay ko. Pero sana wala naman siyang effect masyado sa ating flavor. So, preheat na natin yung oven for mga 180 something degrees Celsius. So, ibibake natin to for 25 minutes. And then afterwards, let's see how it looks like. Ito na po sila, ang ating vegan na muffin. Okay, so hayaan lang natin sila mag-rest. Siguro estimate mga 15 minutes. Tapusin ko lang yung Korean novela ko. And then balikan natin sila, tikman natin, and then iset aside natin for our future meals. Ayun lang, happy eating! Atin na ating muffin kung masarap. Masarap ang vegan muffin. May mga pa-dust-dust pa ng cinnamon, pero parang wala naman siyang ganamang effect. Pero, masarap. Highly recommended. So, yun lang. Bye!